Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Well, of course, take only what resonates kasi hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si Earth sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pahit na lang po na subscribe button, notification bell. And para sa ibang channels natin, nandiyan na lang sa description box for personal reading, pumunta ka na lang po sa Facebook, search mo si Jing Tarot Reader. Siya yung pwedeng magbigay ng personal love reading sa inyo or any reading, career, ganyan. Palmistry, pwede rin doon. Pwede rin po. So yeah, let's start. This is for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Clover, we do have your clover. Release your guilt. Voyage. You already have all the answers. And then morning. Okay. Sana ikita natin kailangan mong umalis sa iyong comfort zone. Maybe if you're not feeling okay, kailangan mong sabihin or ilabas ito sa iba. Maybe a friend that could help you. Or yung iba sa inyo, pwedeng wala sa lugar mo ngayon kung nasaan ka. Hindi ito para sa lahat ha. But maybe you are in a place na kailangan mong alisan or layuan or pwedeng kailangan mo lumipat to have this brand new start with the morning. Okay. Yung iba kasi sa inyo, in order for you na magkaroon ng mas more on stable, kasi pwedeng nasa maling place ka, nasa maling lugar ka eh. Hindi mo na ilalabas yung full potential mo at saka parang hindi ka talaga para dapat dyan. Meron palang ibang mas better opportunity na naghihintay sa'yo. Yung iba, may kinalaman sa career yon, sa work yon. Maybe you have to change plans, change job, ayan, pagpapalit. Kasi, hindi pala ikaw para dyan. Okay? So, kung nangyayari na ito sa'yo ngayon, and then medyo nahihirapan ka, you have to release or isabihin or maybe ma-release man lang itong nararamdaman mo lungkot at sakit sa iba kasi mahirap yung problema mo ay ikaw lang ang or hindi mo na ilalabas or patuloy mong pinoproblema, you know, you have to, bukod sa solusyonan ay kung kailangan mo ng karamay, may mga taong handang dumamay sa'yo. Okay, hindi man literal na dahil matulungan ka nila sa problema mo, pero at least man lang mabawasan yung lungkot at hirap na nararamdaman mo. So anyway, kung hindi ikaw yon, that could be your person. Kasi pwede magkapalit-palit ang roles dito, no? So how about your person? Ano ang main energy ng person mo? Okay, may lumabas agad. We do have here the feather and the red. Okay. So, yung person mo is trying to forgive someone or something sa kanyang buhay. Meron siyang parte ng nakaraan niya or maybe a person na parang kinakalimutan or hinahayaan na lang niya. We do have here the feather. So, think first before you judge. So, this is your person. Hindi ko alam kung ang kakonek mo ba ay tao na parang meron siya mga ritual. This could be your reading. Or ikaw yun ah. That could be your side kasi eh. Well, anyway, your person is the lioness. Well, sa ang lioness kasi ang nakita natin dyan is that yeah, you've earned all your stripes. Ang dami niya pinagdaanan. Ang dami niya pagsubok na kinakaya. Ngayon, itong mga kaaway, kagalit, or kung sino man itong mga tao na ito na pwedeng nire-release niya na sa buhay niya kasi natutunan niya na magpatawad, isa yun sa katapangan ng tao sa totoo lang, no? Hindi ang pakikipag-away, pakikipaglaban, pakikipag-confront sa mga taong may kasalanan sa'yo ang totoong matapang. Minsan, ang pagiging matapang ay yung pagmarunong kang magpatawad kahit ang tao hindi pa humingi ng tawad. Minsan kasi ang kailangan mo is peacefulness sa sarili mo at yun ang ginagawa ng person mo. Nagiging matapang siya ngayon in a way na natututo siyang magpatawad dito sa mga taong nagkamali sa kanya. Maaaring siya ay hinusgahan, maaaring siya ay ginamit, maaaring siya ay minanipula. Ganun yung nakukuha natin dito sa mga taong yun. Pero sa person mo is that sige na, nangyari na yon, hayaan na lang natin, pinapatawad ko na kayo, pinapatawad ko na sila. So that could be people sa past
niya na parang nagkamali sa kanya. So anyway, that could be you. That could be your side. Now, kung hindi ka nagfo-focus sa growth mo, you need to focus on your growth. No? Kung gaano kabilis itong kung gaano kagaling itong person mo magpatawad, no? Ito naman yung itinuturo sa iyo na kailangan matuto ka rin nitong bagay na ina-apply ng person mo sa sarili niya. Kasi nandito yung energy mo na pwedeng may galit, may hinanakit, may sama ng loob ka dito sa mga taong ito. Na parang dapat hayaan mo na lang. Na of course, na wala na sila sa buhay, hayaan mo na lang. Hindi naging maganda yung ginawa nila sa iyo, hayaan mo na lang. Why? Kasi may mas better opportunities pa naghihintay sa iyo eh. Pero hindi mo mapansin itong mga better opportunities na to kasi naka-stuck ka sa kanila. Yung pag-iisip mo sa kanila, yung pag-iisip mo sa mga bagay na ginawa nila sa iyo. Okay? So yun yung medyo kalayuan ninyo ng person ito, pagkakaiba ninyo ng person ito. You do have heard hermit. Yeah, maaaring ang nasa isip mo ngayon ay ang sarili mo. Tinatry mo maging peaceful, tinatry mong maging kalmado. Okay. Tinatry mong yun nga, sarilihin lahat itong mga nasa isip mo na mga problema mo, mga lungkot na nararamdaman mo. For some of you need to release that. There are people around you with the Ten of Cups na tunay na nagmamahal sa'yo. This could be your friends with the Three of Cups. Na although kina-cut off mo, nilalayuan mo, this could be your friend. These people na pwedeng talagang makakaintindi ng tunay sa'yo. But you're not releasing your emotions. Nakikita natin na talaga sinasarili mo lang ito. So, the advice for you is to talk to them. Maaaring kasi nakakahiya magsabi ng problema ko, diba? Parang ganun ang energy mo. Pero, so wala rin naman sila magagawa and all. Pero, meron. Akala mo wala sila nagawa sa'yo. Yung simpleng nakahinga ka ng maluwag, yun yung nagawa nila. Nakatulong sila na kahit papano mag-heal ka. Hindi man makatulong yung advice nila or hindi man sa paraan na makapagbigay sa iyo sila ng financial or trabaho or what or pwedeng hindi man sa paraan na nagbigay sa iyo sila ng material things or nakapag-advise sila sa iyo, hindi man sa ganung paraan, pero as simple as napagaan nila yung loob mo, pagtulong na yon, nakatulong na sila sa iyo mapagaan ang loob mo, 'di ba? Kasi minsan yung pagtulong hindi naman sa paraan na pera lang, hindi naman sa paraan na material na bagay. We do have the justice, this is your person's thoughts. Okay? Parang feeling niya nakuha niya na yung hustisya. With the Seven of Wands. Ito, may kinalaman na naman ito sa mga tao. I don't know if you do have connection. Ang weird nung sa person mo kasi parang ang focus niya is sarili niya, tapos pagdating sa mga tao sa paligid, walang regarding sa'yo eh. Which is okay lang. Diba? Hindi naman porke love reading to, kailangan ng usapan na lang natin dito is yung pag-iisipan, pagmamahalan ninyong dalawa. Hindi naman ganun all the time, no? Minsan, nagpo-focus ka sa sarili mo, nagpo-focus siya sa sarili niya. Katulad nga ngayon na may problema ka, ito ang iniisip mo, yung problema mo, and so on and so forth. And then yung person mo, ganun din. Pwedeng meron din siya mga taong nire-release sa buhay niya. Feeling niya na-serve, nakuha niya na yung hustisya. Kasi pwedeng hindi nagiging maganda yung nakakita ko ng pagkakaroon ng something doon sa tao na yun, nakaaway or kagalik na itong person na to, na parang nakikita niya na parang nako, okay na yun, buti nga ako, ito ang buhay ko, samantalang siya ganyan ang buhay niya, ganito buhay niya. Yun na lang eh, yun na lang ang nakikita ng person mo. Pwedeng nababalikan naman yung mga taong kaaway or kagalik niya sa ganung paraan, sa ibang paraan na hindi man siya, yun na yung pinaka-justice para sa kanya. So, nasa isip niya, okay na ako. Okay na ako. Nakuha ko ni hustisya na kailangan ko. Parang ganun. So, nakakahinga na maluwag yung person mo. So, what is your emotions towards your person? Your person, your emotion is the Six of Swords. You're trying to move on. Tinatry mo mag-move on. And maybe forget about this person. Forget about the love. Okay? Yung basta niya, sasabihin mo naka-move on ka na, okay ka na. Good for you. Pero yung iba, you're trying to move on. Nandito ka sa stage na moving on. Pwedeng nasaktan ka dito sa person na to nang hindi niya namamalayan or whatsoever. Kasi nga,
Yung iba, walang communication. So, ano ang emotions ng person mo for you? We do have here the Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, energy. I told you, pwedeng yung person mo is kung may love, high chance that there is, pwedeng hindi pa niya balak sabihin, maybe stuck, there's a stuck situation here. And also at the same, yeah, pwedeng iba sa inyo, you could be dealing with someone who is already married, ganyan. Pero itong person na to is, sabihin na natin, gusto niyang pang magkaroon ng chance sa inyo, pero hindi parang i-open at ilabas niya itong emotions na ito para sa'yo. Like, allow time na lang na kung mangyayari yun, mangyayari yun. Kung dadating ka. Parang ganun. And so, what will happen in the near future for the both of you? Ayan, no, kanya-kanya kayo ng focus na sarili niyo. We do have here the Six of Wands. This is a victory card. Clarify natin what's with the Six of Wands. The Three of Swords and one more card. The Empress and the Ace of Wands. So, may help na dadating sa'yo. Kung ikaw ito na mo problema, this is a friend, could be a mother or father figure. And nakikita natin yung pagbibigay ng tulong mula dito sa taong to. So, kung badly needed help mo talaga ngayon, paparating yung tulong. I can also see a new beginning for you. And with the Three of Swords, I feel like, kasi possible na magkaroon ng another, kung ang another connection sa'yo, na which is there's a third party situation, dun sa connection na yun, pwedeng may other people pa na involve. So, may taong paparating sa'yo, or there's this person that would help you, pero pwedeng itong person na ito is, pwedeng meron din siyang situation, which is a third party situation. This could be a new love. Pero, could be a past love or new love, whatever. But this is coming here to help you. Paparating sa'yo. Pero, pwedeng there's another person then. There's a third party situation. Pagdating sa love. That's weird. Weird yung connection. Paikot ka sa talagang dinadala ka or nilalagay ka sa third party eh. Kasi pwedeng minsan na nangyari sa iyo na na-fall ka sa isang third party situation and then there's this another third party situation again for you. Na pwedeng may bagong tao na naman na mag could be the same person kasi nandun pa rin yung if this is the same person nandun pa rin yung third party situation. Pero nandun yung pagre-reach out or paggawa niya or pagbibigay niya ng tulong sa iyo. Okay, sana nakuha mo yung message para sa iyo. Nakuha mo yung advice din sana, no? And hopefully, mag-like ka, mag-subscribe sa ating channel. May ibang channels pa tayo. Check nyo na lang sa description box. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.